Magluto tayo ng ginataang suso na may pako. Yummy yum. Bumili ako ng isang balot na suso, halagang 50 pesos. At ito naman pako ay 50 pesos din sa dalawang tali. Nagpakain muna ako ng niyog para gawing gata. Sunod naman natin gagawin ay putulin ang puwetan ng suso. Bale, ganito nga pala yung magiging itsura niya. Pagkatapos nun, kailangan na natin siyang hugasan ng mabuti. At saka naman, itutubog natin ito sa kumukulong tubig. At pakukulaan natin to at least 1 to 2 minutes. Napiga na ang niyog at naging gata na, kaya magluto na tayo dahil kompleto na ang ingredients natin. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, siling saba, asin, oil, patis, at paminta. Siyempre, hindi dapat natin malimutan ng luya. Gumamit nga pala ako ng garlic peeler para mabilis kong mabalitan ng mga bawang. Hiwain na natin ng bawang, sibuyas, at luya. Ready na ang lahat. Let's go! Ilagay na natin ng oil at intayin ng minute ito. Andito nga pala ako ngayon sa Gabriela Beach Resort. Sobrang ganda talaga dito, no? Napakamaliwalas at malayong malayo sa lungsod. Mainit na nga ang mantika kaya ilagay na natin ang sibuyas. Pag nag-translucent na, isunod na natin ng luya, bawang, at pag lumabas ng aroma nito, ilagay na natin ang ating gata. Hintayin lang natin kumulo ito at lagyan na natin ating suso. Saka natin lagyan ng mga pampalasa tulad ng patis, paminta, at ganoon na rin ng asin. Haluin lang ulit natin mabuti at hintayin natin kumulo ito. At habang hinihintay natin kumulo ito, hiwain na natin ang ating siling haba. Ayan, kumukulo na, kaya isunod natin lagay ating pako. Haluin lang ulit natin to ng kaunti at hintayin natin maluto ang pako. Pag naluto na, ang huli natin ilalagay ang ating siling haba. At tingin ko luto na, kaya tikman natin kung tama na ang lasa. It's done! Kain na na! So, halina kayo't ihain natin to dahil gutom na ang aking tagatikim. Ganito nga pala siya kainin, kailangan mo susupin para makuha mo yung laman sa shell. Oh, talaga naman, ipapakita sa camera, hindi naman kita eh. Ay, gutom na gutom. Ito nga pala yung tsura ng laman niya. Bale, may kailangan ka lang tagalin ng matigas na part sa unahan niya. Sinalon ko na rin si Daddy para mas sweet. At syempre, tanghalian na, nagbigay na rin ako ng ulam sa mga tao namin sa resort. Syempre, hindi pwedeng hindi patikimin ng mga tao sa bahay. Sarap! Si Ate Rona, hindi marunong sumubsob. So, yun lang. Thanks for watching!